So, pangalawa, New Year na tayo. New Year's for three. Si Bat 15 yan, January 28. Maraming hindi nakaalam nito, pati mga Jewish. Kasi hindi na alam yung tradisyon, yung New Year celebration ng unang mga tunay na Hebrew ng araw. Hindi nila na, nakalimot na sila dito na may pangalawang New Year sa Sibat 15, January 28 yan. Oh, basa. To the New Year for the priest. To Bit Sabbath. The New Year of the priest is the often called the Jewish Earth Day. The holiday has been adopted by environmentalists what began as a day to mark the age of fruit trees for planting purposes has become a day devoted to honoring trees. And Jews, our tradition instructs us to care for the earth in the classic environmental call to arms. Earth in the balance, then Senator Al Gore points out that while Genesis grants humanity dominion over the planet, we are also responsible for being good stewards of the earth. Hindi ako gawa-gawa to. I-research ko. Nakita ko to eh. Pangalawang New Year. Four trees. Oh, talagang binigyan nilang New Year ang mga puno. Oh, may New Year ang mga puno. Kasi girispito nila ang mga puno, ha? Oh, girispito nila. Anong scripture doon? Masayang ako scripture na ito, ha? Puno, oh. Oh, basa. When's the last time you wish a tree? Happy New Year! The 15th day of the Hebrew month of Shabbat is a great opportunity. It's known as Tu B'Shabbat, the New Year for the trees. New Year for trees. Bagong taon sa mga puno. O, yung puno. Girispito nila to. May bagong taon na binigay na sa mga puno. Para ang mga 15 Shiva, the New Year for trees, known as the Tu B'Shabbat, January 28, 2021. Sibat, New Year's for trees. For trees. Puno. Ngayon, tingnan natin scripture. Basa. Deuteronomy 20, verse 19. Kapag kinugkog ninyo ang isang lungsod, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon kahit matagal na ninyong kinukugkog ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi ninyo kaaway, bagkos makakapagbibigay pa ito sa inyo ng pagkain. Kaya huwag ninyong itong puputulin. Ayan, girispito mga puno. Dito pinuputol, ano nangyari? Ibaha? Sila, hindi na pinuputol, hindi nyo kaaway ang puno. At matagal na tayo nakatira, puputulin ang mga puno. O yan. At binigyan pa ng parangal nila na bagong taon sa puno. Ganun sila kagalang sa mga puno. Dito wala, putol agad ang puno. Dala ng power saw. Sila, nirespeto nila. Kasi nagbibigay ng ano na yan. Nakakapagbigay pa ito sa inyo ng pagkain. Deuteronomy chapter 20, verse 19. When thou shalt besiege a city a long time in making war against it to take it, thou shalt not destroy the trees thereof by forcing an axe against them, for thou mayest eat of them, and thou shalt not cut them down, for the tree of the field is man's life, to employ them in the seas. Pag kayo tutugtugin mahabang panahon ang isang bayan sa pakikibaka upang sakupin, ay huwag mong sisirain ang mga punong kahoy niyaon na pagpubuhatan ng palakol, sapagkat makakain mo, at huwag mong ipagbubuhal sapagkat tao ba ang kahoy sa parang na kukubkubin mo? Gano'n nakarepito ang puno? Sapagkat tao ba ang kahoy na parang na kukubin mo?
So, yung espiritu talaga ang puno. That's why binigyan nila ng bagong taon ng puno. May new year din ang mga puno. Ah, ngayon, dito tayo sa pangatlong new year. New Year's for Animan, Elol 1, August 8. Ibinigyan nila parangal, New Year ang mga animal. Oh. Iba yung animal na tao na animal ka. Itong animal ito, yung mga hayop. Oh, basa. 3. New Year for Animals. Richard H. Schwartz, President Emeritus of Jewish Vegetarians of the North America. JewishVids.com proposes reclaiming the new year for animals with a similar true earth focus. See related story, page 36. Renewing this holiday is as a Rosh Hashanah Labenhemot. A new year of animals is an idea whose time has come, writes Schwartz. Observing the holiday would increase awareness of donation, powerful teaching about compassion to animals. Kailangan mayroong compassion sa animal. Kahit animal yan, may compassion ka sa animal. Ang animal, wala siyang awa sa animal. Ito, ibigyan pa ng New Year ang animal. Kaya nito ha, Rosh Hashanah. Ito yan. Ngayon, ang New Year for Animal, New Year for Titan Animal. Ibig sabihin, yung magbigay sila tayo sa animal. Kasi pag may gawain sila, nagtala ng mga kambing, baka, kabayo, kalabaw, dali nyo, tayo sa amin ito. Yan. Wala pang nagtayo sa atin ng mga animal dito. Magdalaga ang animal tayo mo, yung ano, yung rusa, na hindi isa sa ating mae. Yan na. Oh, English New Year's for Animal. Sa August. Ito. So talaga hindi maraming walang alam dito eh. Hindi sila nag-research ako. Basta. On the first day of the month of Elul, on the New Year's Day, for all animals that depend on us for their welfare, when our thoughts turn inwards towards correcting and healing all of our relationships, listen for the voice of the animals in the sound of the shofar. So talagang binigyan nila ng New Year ang animal. Respeto nila mga animal. Basa. Elul is Juneteenth's new year for animals. Here's what tradition teaches about our relationship to them. Oh, may relationship tayo sa mga animal. Yes. Dahil sa mga animal, baka kain tayo ng manok, baka kain tayo ng baka, huwag sa baboy. So, upa, panyata eh. Yan ang mga, binigyan sila ng ano, ng parangal. Bawal ng ano. Basa. Psalms 145 verse 9. The righteous person considers the lives of his or her animals. Proverbs 12 verse 10. The great Jewish religious leaders Moses and King David were deemed suitable to be leaders because of their compassionate care of sheep. When they were shepherds, farmers are not to yoke a strong and awake animal together, nor to muzzle an animal while the animal is grazing in the field. The Ten Commandments indicate that animals as well as people are to rest on the Sabbath day, and much more summarized in the Torah. Monday, the Jews are to avoid Tzar Baneken, causing any unnecessary sorrow to animals. Yung mga bagong lahi ng mga Hebrew Israelite ngayon, hindi na sila nag-celebrate dito. Pero ito yung mga panahon nila ni David, oh, halaga siya ng mga
mga tubao, si Perth. Talagang grisipi, ano nila, grisipito nila ang mga hayop. Ilagyan nila ng New Year ang mga hayop. Oh, mga animal. Ayan, paghingi pa nga silang sorry sa animal, oh, animal, sorry ha. Oh, ayan, sorry. Soro! Oh, nalulungkot sila sa animal. Pag nangyari sa animal, oh, basa na dito. Mga awit 145, verse 9. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha. Pagkalinga niya ay mamalagi. Verse 10. Magpupuri lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang lahat ng nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Oh, lahat ng nilikha, kasama ng animal doon. Pero ito, Good News Bible ko, Yahweh ginagamit, ha? Ah, ito tayo sa King James, oh, Lord ang ginagamit. Panginoon sa Tagalog, o basa. The Lord is good to all the His tender mercies are over all His work. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kaniyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Verse 10, All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Lahat mong mga gawa ay mga napasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Itong mga pastor, mga bishop, mga members nila, pag hindi marunong sa Hebrew, talagang dito na sila, Lord. Lord, Panginoon. O, Panginoon. Hindi na sila talagang alam. O, tingnan na, dito tayo sa ano, Lord, dito sa English, ha? Tingnan mo, ito. O, ano yan? Haya. O, basa. Yahawa. Oh, sa English, ginawa ng Lord. Yahawa yan, oh. Yahawa. Kailangan lang tayo marunong talaga kayo dito. Oh, dito naman, Lord. Oh, ano yan? Yahawa. Oh, Yahawa. So, dito natin patunayan na yung Lord nila, Yahawa yan sa original, hindi yan Yahweh. Hindi yan Luminos. O, Lumino. Oh, patunayan, Yahawa ba? Yahawa. So, ang ating paniniwala tama. Ngayon sila, Lord ng Lord sila, Panginoon ng Panginoon, isipan niya eh. So, yan. Nasuwi kayo, Pastora Gladys, makinig kayo. Pastor Romel, Pastor Jerry, pag hindi kayo magbabago, hindi kayo maniwala dito, akala niyo sa langit, yes, impirmo kayo magpunta. Oh, prangkahan tayo. Aralin yung tama. Kung hindi nyo alam, punta kayo rito, tuturuan ko kayo. O yan, yes. Prangkahan tayo, naawa ko sa kaluluan nyo. Wala kayo may malay, may impirmo kayo eh. Dahil ang sinasamba niyo si Lord, si Yahweh, si Jehovah. Satanas po yan eh. O ito. Luminos dito. Sa English, Lord. Ito, Jehovah. O, di magulo ha? Jehovah, Lord. O, American Standard Version, Jehovah. Ito, sa King James, Lord. Pero nakita natin, satanas ano to eh. Baal. O. O, ano yan? Yahawah. O, Yahawah. O, Yahawah. Tapos, ginawang Lord, ginawang Jehovah. Luminos. Pero mo, dito kayo naniwala sa Lord, sa Jehovah, sa Yahweh. Yahawa naman talaga original, oh. Paleo Hebrew, before 585 BC. Pag hindi kayo makinig dito, wala na kong kanagutan sa inyo. Impirmong bagsak nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Oh. Oh, ito. Oh, Lumine. Lumine. Oh, Lord. Omnia. Lumine, o ano yan na kalagay dito? Oh. Ano ba sa yan? Yahawa nga! Yahawa! At saan ano puro Yahawa yan sa original Bible? Oh, Yahawa! Tingnan natin ha? Oh. Ya! Ha! 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 Wa! Wa! H! H! Silent H!
Ito na, Senel. O, Yahawa! O, at pabita, kayo marunong ba kayo magbasa dito? Yes. Tanggalin to, mabasa ba ninyo to isa-isa? Yes. Sigurado kayo, ha? Hindi. Sigurado kayo, ha? Para turuan natin mga pastor na yan, tayo pa sabihin kulto, hindi na alam, sila ang kulto. O, Christianity is cult. Basa. Mga Kawikaan 12, verse 10. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang kasama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Tingnan mo ha. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Talagang pinarangalan ng mga hayop. Pinagyagyan ng New Year ng hayop. basa. Proverbs, verse 12, verse 10. Chapter 12, verse 10. A righteous man regardeth the life of his deeds, but the tender mercies of the wicked are cruel. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kaniyang hayop. Ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. Mabagsik. Pero dito ang espiritu ng mga hayop. Ayan, pang-apat na tayo, tanghuli. New Year's of Kings, Nisan 1 o Abit, March 12 yan. Pero pag doon sa kalendaryo na ano, pabago-bago ang pizza. Ito, permanente tayo kasi fix na ang ano, ito piyang kalendar. Basa. For New Year of Kings, the fourth and least celebrated New Year is actually the first month of the Jewish calendar. Before the Exodus from Egypt, the Israelites were told, this month, the month of Nisan, shall be for you the first of the month. Exodus chapter 12, verse 2. Passover, which celebrates the formation of the Jewish people as a nation through their redemption from Egypt slavery, is marked on the 15th of Nisan. It is the month that led to the birth of Jewish nation. Thus, Nisan is the new year for the purpose of counting the reign of kings of Israel. First of the month, Nisan o Abid, makita sa Exodus 12 to, new year of king yan. Tingnan natin ha, Exodus 12 to ha. This man shall be unto you the beginning of man. Itong unang buwan sa Jewish calendar, it shall be the first man of the year. To you, Abid, o Nisan, New Year. Panahon ni spring yan, hindi yan summer. Hindi yan itong panahon na kapanganakan ni Masayati Hawasay. That spring to. Summer yon, dahil ang mga tupa na nagpapakain ang mga pasto sa parang. Summer yun, hindi yung spring. Basa. Exodus chapter 12, ang pista ng Pasko. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto. Mula ngayon, ang buwan ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Yan. Yahweh yung bilagay, no? Ano to? Bad news to? Big news Bible. Pinatiyawag na good news. Big news yan. Sa dito kayo sa King James. Basa. Exodus chapter 12, verse 1 and 2. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Egypto na sinasabi, this month shall be unto you the beginning of month. It shall be the first month of the year to you. Ang buwan ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Yan. New Year to. Unang buwan. Pero akala nila ito talaga New Year. Isa ang New Year. Mali kayo. Apat ang New Year ng Hebrew Israelite. Yung mga unang Hebrew. Ito mga bago ngayon. Wala nang alam yan eh. Isang New Year lang sila. Dito sila nag-New Year. Pero hindi alam, ang Tishri 1, September 11, yun talaga ang heat of the year. Kasi ito ang karawan ni Masayat Hawasay. Ito yung pag-alis sila sa Egypt.
Ito ang tawag dito ay Pasak, Paskwa. Oh, yan. Oh, ngayon, ginawa ng Lord sa English, Panginoon sa Tagalog. Oh, tingnan mo, paano na binago ngayon dito tayo sa Late Ancient Hebrew. Oh, ginawang Lord dito, ano yan? Basahin. Yahawah. Oh, Yahawah. Pero ginawang Lord, eh sino yan si Lord? Sino to? Baal. Sino si Baal? Si Satanas. Satanas. Oh, dito naman. Oh. Walang Lord nakalagay dito, no? Wala. Bunti naman. Dito tayo sa ano? Dominos. Dominos. Sa Latin Vulgate. Sa King James, Lord. Sa America Standard, Jehovah. Tapos sa Good News, Yahweh. E ano ang original? Paleo Hebrew. Noong before 585 BC. E ano nakalagay? Yan, basa? Yahawah. Oh, Yahawah. Hindi Dominos, hindi Lord, at hindi Jehovah, at hindi Yahweh. Pero mga ito original, oh. Binago nila, ito nang alam ng mga tao, mga pastor, kaya hindi nalaman, hindi kasi sila nag-aral dito. Iba mga operyan, hindi rin nag-aral dito, eh. Nagsandalan sa kay operyo, eh, kulang to operyo. Dapat mag-aral kayo ng Hebrew. Yan, oh, Yahawah. Oh, basa. Deuteronomy 16. Pinaalala ng Pista, ang isa ng Paskwa. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat unang buwan ang ilabas niya kayo sa Ehipto. Mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin ninyo. Yan. Ah, tingnan mo ha, bad news to ha. Ito good news. Tawag na good news daw. Oh, Yahweh na kalagay. Sa Tagalog, Diyos. Oh, Yahweh at saka Diyos. Ngayon, sa King James tayo, basa. Deuteronomy chapter 16, verse 1. Observe then the month of Abib and keep the Passover of the Lord thy God. For in the month of Abib, the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Magdidiwang ka sa buwan ng Abib at ipatunginin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, sapagkat sa buwan ng Abib, inilalabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi. Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock and the herd, and in the place which the Lord shall choose to place His name there. At iyong hihahain ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, ang sakawan at sambakahan sa dakong pipiliin ng Panginoon na patatahanan sa kanyang pangalan. O, pero mo, pag itong Bible talaga, Panginoon, Lord, Yahweh, Jehovah, ito Abib ha, Abib o Nisan. Ito talaga ang celebrate ng unang buwan sa unang taon. Ay, ito yung feast, ano, New Year of King. Ngayon, tingnan natin. Diba nakalagay dito, Lord thy God, ha? Ano nakalagay dito? Nasaan dito? Yahawah. Yahawah. Oh, ito. Alahayak. Alahayak. Ito, Yahawah, alahayak. Hindi alahayak, ha? Alahayak. 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 Yahawah, alahayak. Dito ginawa ng Lord thy God. Ah, dito, God, Lord thy God, ah. Oh. Ha, Allah, Yahawah, alahayak. Oh. Yahawah, ito yun. Itong Lord thy God, La Yahawah, alahayak. Kayo, ipoprobe natin. Alahayak ba talaga yan? Oh? Ha. La. 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 Ha.
Oh, haba dito ha, haba siya, hindi sa kanta ito. O, ito yung final letter. O, T. Alahayak. Alahayak. Ah, ito. Dito tayo sa, yung kanina, ano yun ha? Late ancient Hebrew to. Itong mga karakter na pagkasulat ha. Dito tayo sa Paleo Hebrew. Oh, Paleo Hebrew. Dito, Dominos. Lord. God. Lord God. Ah, dito. Yahawa. Ito. Alahaya. Alahaya. La Yahawa. La Yahawa. So makita mo ha, paano nila binago dito, ginawang Lord, is God, na puro sita naman yan. Itong God nito. Ito, Domino. Ito, Lord. Yahawa. Yahawa. Yung Domino yun, Diyos. Ginawang Diyos. Ito. Alahayak. Tingnan natin, alahayak ba? Sa Paleo Hebrew to. A. La. Ha. Ya. Ma. Di, o. Ya. Alahayak. Alahayak. Ngayon. Ang ala, power, oh. Ala, power. Itong alahayam, powers, may is na. Ito power lang, itong powers, alahayam. Ito ala. Ngayon, ito, power almighty. Allah sad. Basahin nyo to. Dalawang litra yan. Ito ang dayon to. Ano yan? Shaddai. Ala. Shaddai, ala. Ito malito, di ba? Ala, sadya. Ngayon, pag modern thought, di-A na to siya. El Shaddai. Di ba? A na to eh. Pag modern Hebrew, El Shaddai. Power Almighty, Almighty Power. El Shaddai, El Shaddai. Yo, Agunay. Might be loved eh. Modern Hebrew El Shaddai, pero ito El Shaddai. Oh, Shaddai Allah. Shaddai Allah. Ito mali ito. Kita mo mali Allah Sadya. Ginawa nilang konektor. Ah, ito alahayam. So pag marunong ka, makita mo yun. Mali itong pagkasulat. Ito may error. Ano nagsulat ito? Ah, ngayon, si God tayo. Sino si God? Ayon dito, ngunit kayo na nagkakwel ka, Yahawa, at lumimot sa aking banal na bundok, kayo ay sumamba kay God. Ito, God. Sa pinauna naman yon, ang tunog pareho lang. Magaling niya mangling lang si Satan, eh. Ang ginawa niya, oh, para hindi halata. Pero ang tunog, God, pareho na, oh. God, mini, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Sino yan si God? Si God will. Five sitan kasi sila, o. Oh. Diba? Lagi natin binabasa to. Ayon sa buong rino, siya naging lang kaiba.
si Godfrey pumasok sa ahas, siya ang tatay Cain. Yan. Ngayon, di ba? Kapukot Enoch. Yan, Godfrey. Almighty, Babylonian deity, of fortune. O, di ba? Siya ang Diyos ng swerte ng kapalaran. Siya na si Godfrey, si God. Di ba? Eto, pansinin mo ha. Eto ha. O. Si God, kay God na Mi at Mine. Mga Diyos ng swerte at kapalaran. Ah. Ngayon, sino yan si God? Maproba natin siya si Godfrey, oh. Godfrey, Almighty, Babylonian Deity of Fortune. Swerte, fortune. Sasakyan pa, fortuner. Oh, Astos. Ah, sino si God? Satan. Ito mo. Oh, anong sabi nito? Basa. Call upon his true name, revere, fear, and esteem his name. His name is not God or Lord, and it never was. Tehillim, Psalms 74, verse 18. Remember this, the enemy has reproached Yahweh, and a foolish people has despised your name. His name is not God or Lord. And it never was. Hindi talaga siya kailanman. Yahawa siya. Ang mga tao naniwala dyan ay foolish people. Kayo naniwala dito? Mga foolish people. Ayon dito. Mga foolish. Kayo. Oh. Lima ang Satan. Oh. Diba? Adversary. Oh. There are five Satan. Basta mga. There is not just one adversary, Satan. There are five adversaries, Satan, who are leaders over the fallen angels. Spiritual warfare is much more complicated than you may have realized. There is not just one Satan. There are five. Anong nakalagay sa Bible ng mga Babylonian, Satanic Bible? Isa lang pinakilalang Satan. Pero totoo, lima pala sila eh. Tinago ang apat. Biro mo. Hindi na pwede ito lang 66 po para malaman natin isang Satan lang, pero lima pa sila. There are five ang Satan, hindi one, lima sila. Eh, sino yung Asbel? Si Asbel, si Gabriel, Pilingwe, at saka si Kasadye o Kasadya. Sila ang individual Satan. Yan, diretso na tayo. Yan, dito na tayo sa Nisan ulit. Kasa. The first of Nisan is also the new year for the reign of Jewish kings, in line with the national emphasis of the season. The renting of house and the counting involved in the prohibition against delaying the fulfillment of vows. When a person vows to dedicate an object to the sanctuary, he must fulfill the vow before three festivals. Beginning with Passover, have passed, and one Nisan is also the due date for using the half shekel contribution. Describe a Shabbat shekeling to purchase communal sacrifices for the temple. Yung iba naman nag-aral, akala lang New Year, ito lang Nisan o Abib. Hindi ba na to eh, na New Year eh. Nauna, akala na unang araw ng Nisan, also New Year din yan, ayan. Hindi naman, hindi yan New Year, out yan New Year eh. Ang kala nila isang New Year lang, yung Abib daw Nisan. Basa. The first New Year's Day is the first day of the Hebrew month of Nisan. Usually in the early spring, April, Nisan is considered the first month of the Hebrew calendar. Though years are counted from the first day of Tishrei, the seventh month, the first of Nisan, was considered the new year for counting the years of the reign of kings in ancient Israel. It is also the new year for ordering the Jewish holidays. The month of Nisan is closely tied with the festival of Passover. And while Rosh Hashanah is seen as the anniversary of the creation of the world,
The first day of Nisan is seen as the anniversary of the founding of the Jewish people when they escaped from Egypt during the Passover story. Bakit Passover din ito? Di ba yung kapanganakan ni Yahweh sa September 11, Passover din? Bakit Passover? Kasi dito kasi, yung panahon na yan, dadaan yung anghel sa kamatayan. Kinakampituan, may lagay na dugo. Pag walang dugo, patay ang panganay sa loob na anak, pati mga hayop, sa mga panganay patay. Doon nakadaan sa pintuan sa bahay ni King Pero, patay ang panganay ng anak na tagapagmana sa karian. Yun, pero kung may dugo, mag-passover yung anghel ng kamatayan. Yan tawag na Passover. Tapos, yung nakalabas sila doon sa Egypt, na ilo, may pulang dagat, hinawi ni Moses yung tungkod nila noon, nabukas. Nakatawid sila, na-passover sila sa dagat. At pag tawid nila, bumalik. Eh, lumusog ang sundalo ng Egyptian. Ah, natabo na sobe. Tigok. Ano yung story? Tigok. Sila, na-passover sila. Yan ang sign na symbolic na nabaptize sila sa tubig. Habang tumawid sila, mga tubig sa paligid, ginawa ang super highway. Dumaan sila. Ang tubig talagang nakaharang. Kita mo yung power ni Abba Yahweh, kadaan sila. Pagtawin nila, pagsabi ni Moses, balik ang tubig. Ang mga Egyptian humabol. Sakay ng mga kruwali, bumalik ang tubig. Patay, tigok sila. Tapos, yan. Sundalo ni King Pero, patay lahat. So, yan ang Passover. Ang kayawasay naman sa Tishri 1, yung September 11, Passover tayo because of His blood. Na Passover tayo from going to hell, transfer, nalipat sa eternity. Because of the blood of Messiah, Kayawasay. Yan ang Passover. Yaman! Ngayon, New Year! March 12! New Year. Sa ano to? Abib. Oh, yan. Tingnan mo ha. New Year. Itawag na Feast of the Unleavened Bread. Yung mga walang libadura ang pagkain. So, yan ang nangyari. Oh. One body in Yahweh Shai. Passover. Feast. Ceremony. Yan. Sana New Year. March 22nd. March 12th. March 12th. March 12th. Na dapat mag-celebrate din tayo dito, New Year Fortress. I-celebrate natin bagong taon ng mga puno. Tapos, Elul 1, August 8, New Year's for Animal. Tapos, Nisan 1, o Abib 1, March 12, New Year's for of King. Yan. Marami, hindi walang alam dito, pati yung mga operyento, walang alam dito, hindi nga nag-aaral eh. Dapat aralin yung pinaka-origin ng mga Hebrew-Israelite, ano yung mga ginagawa na noon. Ito, madaling ma-research tayo kasi doon sa internet, sa group, makikita mo lahat yung information eh. Ah. Ang tupa, nakikinig, naniwala, at sumusunod. Subalit, ang kambing, nakikinig, hindi naniwala, at hindi sumunod. Nakikinig din. Nakinig din sila. Ayaw na sumunod. Hindi ka sumulo eh. Pag gano'n yan, nakinig kayo sa YouTube channel, pero hindi kayo naniwala at sumunod, kambing kayo. And ang tupa, the sheep heard, believes, and follow. The goat heard, but doesn't believe, and doesn't follow. May babasa ba sa Biblia? Meron. Umikot o. Basa. John chapter 10, verse 26 to 29. But you believe not because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of a hen. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to
pluck them out of my father's hand. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino man makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Ayos, 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 magkinig kayo, ha? Importante ito. Ngunit ayaw ninyong maniwala. Sabi niya, ayaw maniwala ha, ayaw niya maniwala sa Yahawah Shai, Yahawah, Alahayam, Mashiach, Yahawah Shai, ayaw maniwala. Bakit? Sapagkat hindi kayo kabilang ng aking mga tupa, hindi pala kayo tupa, hindi kayo kabilang sa tupa ng Mashiach, Yahawah Shai. Ano kayo? Kambing. Kasi kung naniwala kayo, tupa kayo. Sabi nito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, plural. Kung tupa na kinig, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ngayon ang tanong, sumusunod ba kayo kay Mashiach Yahawah Shai? Nakikinig ba kayo niwala? Yaman! E paano yung kikiyot dollar? Puro lang may batikos. Sila na. Kulto yan. Yung bisapoy na yung kulto. Sabi mo lang. Pero aralin mo ang original Bible. Ito malinaw. Sabi nila, wala namang once or semester si forever. Ibig sabihin, hindi kayo naniwala sinabi ni Mashiach Yahawah Shai. Kasi isip ka raw, pag magkasala, mawala ng kaligtasan. Pag mabumalik, magbalik loob, ligtas naman. Pag magkasala, mawala naman. Eh, ang sin, ilista yung doon sa Book of Life. Eh, magkasala, burado. Pag bumalik, ilista. Pag umalis, burado. Pag bumalik, ilista. Anong klaseng aklat doon sa lahat? Bura-bura? Ganun ba kababo ang ating alahayam? Bura-bura? Hindi ganun. Malino yung sinabi nito, binibigyan ko sila ng buhay na wala hanggang. Hindi sila malilipol magpakailanman. Hindi mo walang kaligtasan. Walang sino mang makaagaw sa kanila sa aking kamay. Walang sino mang makaagaw. Pagkatapos, nagawa ka ng kasalanan, tinutokso ka ni Satanas, tapos nawala ng kaligtasan, inaagaw ka na. Hindi, parang baliwala yung sinabi ni Mashiach Yahawah Shai. Pag magkasala tayo, ano ba mangyari? Mawala ba kaligtasan? Hindi! Panuin ka lang! Para walang palo, tumino! Pagpasaway, palo! Ano ba matinding palo ni Yahawah Shai pag magkasala? Patayin ka! Isa ka napunta! Langit! Ang katawan mo, balik sa alabok! Pero save ka! Eh, sinabi niya, hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking ama, siya ay higit na dakila sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Ngayon, sip ka na agaw. O di ba di parang sinabi ni Mashiach Yahawah Shai? Sabi niya, huwag natin ituro yan, mag-ano yung mga tao, mamihasa, parang yung magpagpihan sana, gumawa ng kasalanan, kasi manuwa na kaligtasan eh. Susubukan nila. Papaluin sila. Magugulat ka, may pira dumating sa'yo, bigla na nawala. Dumating ang pira galing sa shooting, 22,000, kinabukasan, wala na. Bakit? Nagkasakit si Macy's, ang balay sa ospital, 50,000. Kulang pa 52,000, no? Palo, pasaway eh. Yan. Ang matinding palo, papatayin ka lang ni Mashiach Yahawah Shai. Anak, muna na kita, nakakapison ka niya sa lupa. Dito ka na sa langit. Ito sinabi niya malinaw po na never lose salvation. Sabi niya, walang mabibasa sa Biblia na once you receive, still sin forever. Mali kayo. Hindi ka naitilihan to. Ibigyan po sila ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Itirulad sa langit po yan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Magpakailanman. Oh. Walang sino mang makaagaw sa kanila, sa aking kamay. Walang sino mang makaagaw. Tapos sabihin mo maagaw, magpunta ka sa impyerno. O di ba rin sinabi, ginawa mo sinungaling si Mashiach Yahawah Shai. Ibigay sila sa akin
ng ating Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang sino mang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Tapos sabihin ko may inferno. Sabi na doktrina ng Baptist yan. Tama ang Baptist doon eh. Kasi ang Pentecostal Toro, pero pareho Babylonian yan. May inferno raw. Pag magkasala, kaya laging bumayad. So, parang kaligtasan mo, good word na. Sabi na, pili pala ako maglasing. Okay pala, kasi ligtas pala ako. Sige, maglasing ka. Paluin ka. Pag dumating yung pera mo, biglang mawala. Nasagasaan ka, hospital ka. Wala ng pera mo, napunta hospital. Bakit? Pinalo. Maglasing ka kasi. Huwag ka maglasing. Marunang palo. Pero hindi mo lang kaligtasan mo, sig ka pa rin. Ganun lang yun. Maraming mga tiling palo eh. Yan dumating sa buhay natin. Hindi na pakinabangan. That's why, hindi tayo gumawa ng mabuti para manatiling kaligtasan. Gumawa tayo ng mabuti dahil anak tayo ni Abba Yahawa at utos niya gumawa tayo ng mabuti. Pero hindi tayo gumawa mabuti para maging anak tayo niya. Ngayon ba, yung napanganak ka sa magulang mo, gumawa ka mabuti sa magulang mo para maging anak ka niya? Anak ka lang niya eh. Kailangan gumawa ka na mabuti sa mga magulang mo, sumunod ka sa utos, para walang palo. Mama, pabili ng gamit ko. Wala. Asaway ka eh. Pero mga anak mabait, ma, pabili ka. Oo, sige, bilihan kita. O, kasi mabait. Ganun yun. Kaya hindi naiintindihan ibang pastor. Sabihin na, wala na mababasa sa Biblia. What's your semester si forever? Ito na yata nito. Naiintindihan ba rin ito? Kayo nakaintindi ba kayo nito? Tagalog na binasa ko, hindi English eh. Hindi yung nagturo ka na. Kasi mamihasa kasi may isang pastor kong kilala. Alam ko naman yung misyapin na ang kaligtasan ay mawala. Pero hindi ko tulo sa mga membro. Kasi mamihasa sila eh. Tinuro ko. Sabi ko mali. Tuturoan mo sila ng mali. Ang mga membro gano'n, pag bibi, panampalataya pa na, bibi pa sila, naniwala sa'yo. Pero pag mature yan, hindi naman niwala eh. Yung bibi, sabihin mo, anak, huwag ka pupunta doon, may aswang. Niwala yun. Pero pag malaki na, huwag ka pupunta doon, may aswang. Tawa na ko sa anak mo, ako mapapagyo. Yung bata eh. Tinatakot mo lang ako sa aswang. Wala namang aswang yan. Oh. Parang gano'n. Ginawa natin, bibi. Eh mga kapatiran, mga member, turo natin yung maayos. Hindi natin gi-encourage na magawa siya ng kasalanan. Gi-encourage sa tinuwag para walang palo. Yun nun, purpose. Magturo tayo ng tama, hindi tayo magturo ng mali. Yaman! Yaman! Sinong gusto magkasala? Ayaw. Pero gumawa ka rin kasalanan. Kasi masarap gawin kasalanan. Handa ka sa palo. Kaligtasan mo ba, mawala? Hindi. Oh, hindi. Ang palo lang. Ano mawala? Yung pera mo. Papunta sa ospital, papunta kahit ano-ano, dahil pinalo, mawala. Pero kung mabait tayo, matino tayo, heto lang pera, gulat ka, kaya lagi may sarap ng ulam, wala namang pera, kung pinasahod ko. Kasi pinagpala. Yes! Ano na nangyari ha? Matino sahod pero okay, may ulam lagi, may bigas lagi. Pinagpala kasi matino. Sabihin mo sa katabi, no, ito yun. Ito yun! Ito yun!